Magandang araw po mga kababayan. Ngayong araw na ito ay muli kaming umakyat ng kabundukan. At sa paglalakbay namin, marami pa rin kaming nakikita ng mga kababayan nating katutubo na nakatira sa mga gilid ng kalsada na mayroong hindi maayos na mga tahanan. At ilan lamang ito sa mga bahay na aming nataanan. Kaya't hindi na po kami nag-aksaya ng panahon upang sila ay ating matulungan. At isa sa mga bahay na aming nakita ay ang bahay na ito, na dahon-dahon lamang din. Ang bahay nila ay dinindingan at pinubungan lamang ng dahon ng abaka. Pero bakit nga ba ganito ang ginagawa nilang bahay? Nakatira po dito ang isang pamilya ng mga katutubo. Wala kasi silang pambili ng mga pako at yero para sa gagawin nilang bagong bahay. Kaya ang pamilyang ito ay nagtitiis muna sa ganitong tahanan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. At yun nga po, meron kaming nakitang bahay na katulad po nito na dahon lang din at mga dahon ng abaka o parang mga saging lang yung kanilang tinding. Nandito po kami ngayon sa Sitio Kautihan, Barangay Tagaytay, Kabalong, Davao del Norte. At sa daanan, yung aming mga dinadaanan, meron ding mga bahay po na katulad po niyan. Yung mga bahay na yan na mamaya ay babaybayan din namin. So ito yung talagang nakita ko na at least yung mga bahay na nakita namin din kanina may mga sin. Pero ito talagang literal po na makikita nyo yung bahay nila. Ay, kung yung puno ng apaka o ng saging, tawag nito sakwa. Tapos dito sa likod, naalala ko sila Judy Ann na yung bahay po nila, yung sakwa ng or yung palapa, tawag sa Tagalog palapa or daw ng saging, nilagay nila dito. Tapos pati ang bubunga nila, ganun din. Nilagyan lang nila nung trapal nila, yung parang butas-butas ng trapal, para siguro hindi tumulo. Tara, kakausapin natin ngayon yung pamilyang kapalo nito. Ayo. Hello po. Maayong buntag. Maayong buntag sa inyo. Okay. Ano pong pangalan ni nanay? Yung sa ngalan ni nanay? Juan. Hugnokan. Ha? Hugnokan. Hugnokan? Oo. Ang ganda ng outfit ni nanay, oh. Nay, pareho tayo. May ganito, oh. Pasensya na po kayo. Baka, kasi pag pumasok ako, ay grabe, oh. Tingnan yung mga kababayan, oh. Pati yung kanilang ginamit na kuwan, uway tapos maliliit lang na kahoy na pinagdikit-dikit. Nanay, o ano? Unukan. Hugmukan. Hugmukan. Hmm. Pila edad ni nanay? 60. Ha? Kuwan ni Tiyo, ano ka ni? Okay, taray-ta. Ano na? Ay, pambutsa. Lili Kabalo, kung ina pila edad? 60, ano? 60? Parang wala. Pila edad ni mo, Day? 17. 17 ka lang? May asawa ka na? Ilan? Ang anak mo. Ate mo na anak mo. Kabata pa, nini ka pa. Pila edad nagminyo? 15. Lamay ka. Papatutoy. Wala ka tutoy. Nag-asawa na. Pinagminyo niyo na siya? Wa. Kuwan. Uyab. Asa asawa mo? Madama. Islangan. Ah, okay. Ang outfit ni nanay, oh, tinan nyo yung dito niya. Kami, oh, pati dito. Ano to, nay? Kuwan. Kahoy? Kahoy.
Oh, ala, paano na nagay? Ah, may butas. Okay, so ano nyo, minsan, sa mga ganitong pagkakataon, natututo tayo dun sa ibang mga kultura nila. Okay, natatakot kasi ako umakat. Baka mag-iba na kami. Kaya pa tayo? Kaya pa? Sige na. Pwede man. Pwede. Okay, kimaritis muna tayo din eh. Ay, okay. Oh, sige po. Ay, ayat siya. Okay. Kalwa po. Kalwa. Ikalawa? Okay. Kimod daw. Ha? Kimod. Anong kimod? Onsay kimod? Onsay kimod? Wala sa ano? Anak. Ah, last, ano? Bunso. Ah, bunso. Okay. Lima ka anak. Lima. Manubo mo? Manubo man. Okay. So, ite ire, yung ikaw ni nanay, may butas po na ganyang kalaki. Sige, tanggalin mo. Bangag. 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 Tanggal day. Nay, tanggal. Tanggal. Ayun. So may malaki silang butas. Sa pikas, ganun din. Ah, so ibig sabihin, itong parang necklace nila na to, sa tainga nakalagay. Nakaganito. Kabit tayo na. Ito, kabit. Butang na rin sa kuan. Ay nga. Sa dunggan. Sa dunggan. Oh. Guwat ko sa sundang. Huh? Sundang daw. Sundang laga, itak. So, binubutas nyo ng itak? Ganit din? Oo. Oh, sakit. Sakit. Masakit? Sa una? Oo, masakit. Ay. Okay. Bisaya na lang. Bakit kailangan may ganito? Bakit kailangan may kuwan? Nga nung kinahanglan man daw bangagan? Wala ulit ang kuwan. Duurang ko man yan. Kaya niya tanta ginaraan kay man. Ginaraan ko. Ginaraan. Yung sinauna. Sinauna. Ginaraan. Makaluma. Makaluma. Kailangan ng ganyan. Buti sa panahon ngayon, ikaw hindi ka naglagay ng ganyan. Dili. Okay. Di magsundog. Hindi daw gagaya. Ah, hindi gagaya. So kayo lang sa una. Si Nanay Yuga kasi nakita ko din may, parang may ganyan si Nanay Yuga nung nabubuhay. Okay, si Nanay Lorna lang wala. Pero mayroon din silang kilay. Ano sa manibutang sa mong kilay, Nay? Huling? Lapis. Yung ganito kasi, it symbolize of beauty nila. At yun yung kanilang kultura na talaga namang maganda po. Buhay nyo dito. Pangita daw ninyo. Trabaho. Mamaan. Kuan. Makasabot siya. Boyo. Di. Kuan. Unsa daw ninyo ang trabaho? Unsa ay pangita daw ninyo? Panginabuhi. Uma. Kuan. Hagbas. Pananam ta kuan. Kamuti ra. Kamuti. Okay. Yung bahay ninyo, napansin ko, ito nga, bakit ganito po ang balay ninyo? Nga nung ingini daw ang inyong mga balay, himong inyong balay. Nga nung ingini daw? Nga nung ingini daw ang inyong balay, dahon-dahon ra? Kuan. Wala may kapal. Wala. Sapi na'y, kubli kay. Si. Kubli kay.
Oo, walay sapi. Hmm. Nadaw po silang salapi para makabili na yero. Yero o kaya asin. Okay. Ang asin daw kain. Ang pagkain ni dito, asan ninyong pagkaon? Pagkaon daw ninyo. Ano bago? O mga rupan, manginabang. Ano sabi ni nanay? Ano sa'yo dahil gisulti ni mama ni mo? Manginabang daw. Huwag manginabang baga mga singan ng pangayo ko eh. Ah, manginis ha? Hmm, pumupunta din sa mga, sintro. Sa, okay, sa mga... Nag-aadto mo sa sintro? Sila? So, ibig sabihin, nangihingi kayo na? Wala. O, kahit kuan singan noy. Huwag mangayo dito sa kuan ubos. Mangayo nako. Mangayo means? Hihingi. Hihingi para may pangkain. Sa ngayon, wala po kayong pagkain. Hmm. Sa karon, wala daw mo'y pagkaon? Wala. Wala. Hmm. Okay, may napansin akong dala-dala ni nanay kanina. Ayun o, damo. Ano to? Kanang sagbot. Kuan. Unsa daw na? Sagbot. Ato? Diwis ko pa sa inyo napaso. Anong gagawin dito? Unsaon daw na? Dito sa kuan. Anong gagawin dito? Unsa'y buhaton, ana? Kuan, buong takwak kasi. Buk. Tambal? Tambal buk. Para? Ma. Tubo ang buhok? Mugmuk. Di. Ito po oh, tingnan nyo. Para unsa daw na? Uli-uli. Para sa uli-uli at tawag dito? Uli-uli kuto. Pang paano to? Kuto? Pang unsa daw na gang? Pang unsa nito gang? Kuan sa buhok. Pang tubo? Tingnan nyo mga kabayan oh. Ito daw ay pang patubo ng buhok. Meron nito kahit saan. Meron ako nakikita nitong ganito sa amin. Ayan o, baka may ganito sa inyo. Sa mga katutubo, ginagawa nila itong pampatubo daw ng kanilang buhok. Pang patubo ng buhok. Alam ko mayroon ito sa mga bukid ninyo. Paano nyo ito ginagawa? Anong... Giunsa daw nyo paggamit, anak? Ano rin ta si Kuan ba? Anaon. Okay, duk-duk eh. Tapos, iga na. Kuan. Apon. Effective nga. Si nanay may wala pa siyang uban, no? Effective. Ibig sabihin, pampatubo ito ng buhok. Okay. Mm. Tatay, patanga ng kalo. May buhok pa siya, no? Okay, ilagay natin ito. Marami nito sa amin. Nakikita ko ito sa bundok. Yung mga ganito. Okay, itang tayo. Kumang ko pa si Kasi. Okay, asan ang mga sanina ninyo, tay? Mga sanina? Okay, yan lang po. Paano kayo natutulog dito? Wala kayo unan. Masakit sa likod. Tulogan ko kami. Kung saan rin yung pagtulog dira? Dali lang. Yeah. Sakit sa likod? Sakit. Okay. Okay, ito kasi maaga kang nakapag-asawa. Buya. Buya? Nabuya ka? Nabuya ka? Kanang nagbayad og mang lalaki? Ngayong nabana? Ug inchok manito akana astoy. Na pajarang ki. Kanang gikuanan og kabayo. Waro. Na yo kay ruod. Baboy to. Baboy. Gitagaan kag baboy. Oh, okay, kasi sa kultura po nila, kapag ang isang babae nag-asawa, ang lalaki magbayad ng boya, possible na kabayo or baboy. Okay, sa kasi sa kanila talagang sa kultura nila ha, masasabi natin na parang parang okay na okay lang sa kanila yon na maaga nakapag-asawa. So iba-iba rin kasi nangangayon ang pananaw, pero yun nga tulad ng sinabi ko, tulad ng ginawa natin kay Maylin dati na naisave natin sa maagang pag-aasawa, pero sa kanila hindi na nila yung nagawa talaga. Sa ngayon siguro mayroon pa rin nga. Biro nyo, dalawa na ang anak nito. Bata pa, hindi nito nakapag-aaral. Hindi mo nakapag-eskwela. Kahit grade 1? Waro? Waro. So, di kabalo magbasa? Di, waro. Okay, kabalo mo ang sapi. Pila kabu ang sapi. Kabalo mo. Ogin siya, boy. Kabalo man. Okay. Mabuti nakakaano. Mamaya titingnan natin kung naintindihan din yan. Okay. Ano man yun ay? Ah, okay. Magmamama si nanay. Ayan. Yan ang bisyo ng lumad. Si tatay, pila edad pala ni tatay? Pila yung edad, tay?
Edad nimo, edad. Senior na. AID. Sige lang po, okay na, wag na. Okay na. Okay na, ninko na. Okay, senior na. At least may senior ID to. Ibig sabihin, nakakatanggap din ito kahit paano ng, ano ba, ng pension nila sa senior. Pero, 500, so minsan quarter o hindi ko alam eh. No, ang pagtanggap ng senior. So, at least kahit paano may natatanggap kapag may ID. Okay, ngayon wala pa kayong pagkain. Wala pa. Paul! Pakuha ko nung ano. Mayroon tayo dyan yung nasa itim na plastic. Yung binukod ko. Tapos kumuha ka ng damit na pambata. Dumakot ka na doon. May itap sa Donald. Anong gawin mo na eh? Hati-hatiin niya po yung kwan. Trispy. Tabako. Tapos isusubo pang mama. Wala pa kayong panangalian. Ano ba ito? Walay kamutid eh. Mamaya pa. Paano kayo kakain? Ang saan daw niyo pagkaon? Pagkaon mamaya. Ilaga. Ilaga na? Ilaga daw, ilaga. Kamuti. Kamuti. Kaunti na lang daw yung mga kamuti kasi maraming daga. Kaunti na lang ang kamuti kasi maraming daga. Pero masisipag naman kayo, nagtatanim kayo palagi. Okay, kasi yun nga yung ano nila eh. Nagtatanim po sila palagi para meron silang pangkain ito. Okay, meron kayong sapi? Wala yung sapi? Wala. Wala? Singko, sapi, waro? Wala. Then get it. Kogaryo. Dugay na wala isapi? Dugay. Kailan lang kayo nagkakapera? Kano sa araw mo magkakakwarta? Bago pang naglaw ko iba. Yung pag-uma, naikwarta. Pag may nagpa-uma, pagpagabas. Pagtabas, o hornal. Magkakapera kayo hornal. Okay, unahin ko muna ito. Okay, ito may damit dito. Para sa inyo. Okay. May kaldero kayo? Wala. Ano ba kaldero dire? Isa kaldero. Okay. Basta na yun. Mayroon dito yung ano eh. Ayan. Daling pa ito kay Tita Inday Eric. May noodles, may tinapa. Salamat. May bulad dire ba? Bulad. Tapos mayroon dito mga damit. Damit para sa bata. Damit para sa bata. Sanina. Asa mong imong bana? Nagtrabaho? Gabas. Gabas? Tabas. Naghagbas. Naghagbas. Gabas ni Chukuan. Layo ni Gabasan. Yun. Noodles. Ha? Gutom na ka? Gutom na? Magluto ka noodles tayo. Para makakaon kayo ba? May nabibilan dito ng bigas? Doon? Mayroon dito nabilan ng bigas? Kundi ko. Nay, mapalitan nga bugas? Okay. Bibigyan ko kayong pambili ng bigas. Kabalo mo pila to? Kinintos. Ikaw, Day? Kinintos. Ito? 1,000. Kabalo naman siya. Okay. Bigyan kita nito, ha? Nagtatrabaho yung mga asawa? Ito para sa dito. Yan, 2,000. Para sa inyo, Nay. 3,500. Ha? Salamat. Mag-thank you lang tayo kay ano. Sa nagpapaakot po ng ating donasyon. Salamat po kay Tita Perlita Orbistondo. Para po doon sa 5,000. Salamat po kay Tita Perlita Orbistondo. Salamat daw sa Manama. Salamat daw. Lipay, Nay? Okay. Sige po, sana po ay nakatulong po kami sa inyo. At magpapasalamat kami kay Tita Imelda Manguba. Kay Tita Imelda Manguba para po dito sa mga damit na ito.
At babaybayin namin yung iba pang bahay dito na mabibigyan po natin ng tulong kahit paano. Kasi meron po kami patis dito. So, hatagan natin yung iba pa nilang mga kapitbahay ng tulong din. Bili na kayong bigas. Para makakaon na kayo. Ha? Okay? Sige po. Matag. Pasok po. Ay. Tago? Gatag. Di daw siya mamigay. Ah, okay lang sa inyo na yan. Bibigyan na lang namin sila, ha? Oh, kasi minsan ganun talaga yung tradisyon nila. Anyway, okay lang yun. Minsan nga sila nawawala na ipamimigay nila dahil kailangan. Kaya ang ginagawa namin, bibigyan na lang din natin yung mga kapitbahay nila para kayo ay kahit paano ay ma-enjoy nyo yung naibigay din namin sa inyo. Ano? Okay? Para makakaon. Para makakaon? Oo. Para daw po sila makakaon. Diba? O itabi ang pera, bilhin na lang ng bigas. Tapo. Ingat po kayo. Siyempre po, para makatulong na rin tayo sa mga kapitbahay nila, yung package po na pinadala sa atin ay ating ipamimigay. Yung mga bahay-bahay doon, nabigyan na namin yung iba. So yung ibang pamilya na hindi pa, kasi medyo malalayo na ibang bahay, para hindi na po kami pupunta. So bigyan na lang natin sila dito, at nandito naman na sila. Okay. So, biyaya ng Panginoon. At thank you po ulit kay Tita Malu ng USA. Salamat kayo sa grasya, ang anak ko'y pamugas. Aba, nabigyan na po eh. Oo, nabigyan na. Okay na. Okay. Mga babae, marami pong salamat muli sa inyo at thank you po ulit kay Tita Imelda Manguba para po dun sa package na naipamigay natin dito sa mga katutubo dito po sa sitio na ito. At hindi na po ako lumapit doon dahil medyo mainit at medyo nahihilo ako kapag sobrang init. So nagpahinga lang po muna ako din yung saglit at sila Kuya Ellie na lang po muna yung pinamigay ko doon. Maraming pong salamat sa inyong lahat mga babayan and behalf of PB Team. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At dito ko na lang po tapusin yung vlog natin. Hanggang sa muli, sasama-sama natin pagtulong sa mga katutubo. Hashtag I love katutubo. I love you all. God bless you all. Bye-bye.